mali. Praise the Lord! Hallelujah! Ayaw nang mag-MC, sister niya. Siya na nga nag-MC, ayaw pa niya. Praise God! Tayo manatiling nakatayo sa presensya ng Panginoon at sa mga oras na ito. Oh, ganda ng mic! Ayan. Happy anniversary, Sister Jo! Ayan, nagsisimula na tayo mag-anniversary. At tayo po ay hihingi ng gabay sa banal na Espiritu. Sino po ang naniniwala na ang Holy Spirit ang nagbibigay ng tulong sa ating buhay? Sino po ang naniniwala? Sumigaw! Pumalak po! Praise the Lord! Hallelujah! Tunay nga po na kung ang Holy Spirit ay kakalabangin natin, ay wala na tayong buhay. Amen po. Kasi talagang hindi natin dapat kalabangin ang banal na Espiritu. Sapagkat siya ang nagbibigay lahat sa atin ng gabay, siya ang nagtuturo kung paano gumawa ng tama, kung paano mag-isip ng tama. Tama po, sister. Kala ko mali po. Praise the Lord. At sa mga oras na ito, test po natin ang ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko. Praise the Lord. Hallelujah. Unti-unti na pong dumadating ang maraming tao sapagkat iyan po ay gawa ng banal na Espiritu. Amen. Oh, come Holy Spirit. Oh, Espiritong banal, ikaw po ng tunay na kailangan namin. Ikaw po ang maggabay sa amin. Kaya narito po kami, lumalapit sa iyo. Ang puso namin ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. Yes, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Sige po, at ibigay po natin ang ating mga mata upang wala tayong sagabal na makita sa ating pagdulog, sa ating Panginoon, sa ating pagtawag sa banal na Espiritu. Taas po natin ang ating mga kamay. Come on. Bulog ka. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Espiritong banal, kailangan ko. Espiritong banal, kailangan ko. Ang iyong kasama, kapangyarihan. Ang puso'y ubi-ibig. Ang puso'y ubi-ibig. Nabibighani sa'yo. Yes, so God, hallelujah. Sa piling ko. Once again, Espiritong banal, kailangan ko. Espiritu. Awitin po natin na nagagalit sa ating mga puso. Hallelujah.
boses ka, di ba? Condition na condition sa bunganga. Praise the Lord! Sige, patuloy po tayo maawit sa Panginoon. Amen! Praise God! Pagkatunay na paglapit natin sa banal na Espiritu, paglapit natin sa Diyos, ay alam ng bawat isa na tayo'y titinggi ng Diyos. Amen! Praise God! Hallelujah! Dinggin ang tawag ng ating Panginoon at dinggin din natin ang tawag niya sa atin. Amen! Amen. Sapagkat siya ang dakilang hari. Amen po! Amen. Praise the Lord! Sige po, ipalakpak po ang mga kamay! Hallelujah! Praise you, Jesus! Glory! Oh,
Sino magsasabing hindi matutuloy ang prayer meeting? Walang makakahad lang dyan. Amen po! Amen. Kahit yung isang choir, dadalawang choir, may tugtog o walang tugtog, alam ng Lord kung ano ang mga kailangan natin. Kaya habang tumatakbo ang segundo na tayo ay humihingi sa Holy Spirit, ipinagkakaloob isa-isa, unti-unti ng ating Diyos. Amen po! Napakasarap magpuri kay Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Saan kami magsumpa? Glory to Jesus. Walang pagdagyan ng ating katuwaan. Amen. Sapagkat napakasarap naman talagang ayan. Ngayon lang tayo ulit nagkita-kita. Mga sister, mga brother, narito na po kayo. Ayan, welcome, welcome. Eto nga. Tayo po yung mag-praise and worship na ng mga meses. Hallelujah. Talaga parang mga sabit na sabit sa isa't isa, di ba? Opo, kasi ang tagal, di ba? Parang miss na miss talaga natin si Lord. Ayan, tayo po ngayon ay dadako na sa malumanay na awitin. Ayan. Ayan, nagkukumustahan pa sila. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Hallelujah. Let us continue worship Him. Taas po natin muli ang ating mga kamay. Walang samang pagtaas sa mga kamay. Walang samang paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Walang samang pagsamba sa Diyos na buhay. Amen! Hallelujah. Hihingal-hingal pa, di ba? Tunay na wala tayong minimiti kundi ang mapapurihan ng ating Panginoon. Amen po. Tunay po na talagang inuuna natin ang Lord, kaya minsan hindi nauuna. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngunit tulad po na napakasarap maglingkod, napakasarap sumamba sa ating Diyos. Sabi nga po sa awitin ay, kung mayroon lamang daw tayong 1,000 buhay,
ay hindi natin ito ipagkakait na ibibigay pa rin natin sa Lord. Kung baga po ay kahit tayo'y namatay na ng ilang beses, ibibigay pa rin natin ito sa ating Panginoon. Sapagkat ang Lord ang karapat dapat na sambahin, papurihan, bigyan, alayan ng buhay. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Glory. Glory to Jesus. Tingnan po natin ating mga mata para mag-focus po tayo sa pagdulog natin sa banal na trono ng Diyos. Sa pakikipag-usap natin kay Lord, mag-focus po tayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory. Glory. Hallelujah. Praise the God. Thank you.
Practice tayo, ipaalakpak ang mga kamay. Yan. Yung malakas na palakpak para kay Yahweh Shaddai. Amen. Pasamantala tayo mga kaupo sa presensya ng ating Panginoon sapagkat oras na para tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? God is good? And all the time? Taas ng kamay ng mga naniniwalang may ginawa ang Diyos sa kanilang buhay. At huwag munang ibababa dahil ang iba hindi pa nakataas, baka naman. Ayan. Taas ang dalawang kamay at mag-isip ng isang bagay at sumigaw ng answered prayer na ako. Ngayong sigaw nyo, hindi ako kumbinsido. Sabay-sabay, 1, 3, go! Answered prayer na ako! Yung mga kapitbahay, magtataka ba? Ano meron dyan? Sige na po. Okay? Tayo.
po ay dadako sa inilang magpapasalamat sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ang magpasalamat sa Diyos ay mabuting bagay. Taas lang kami ng mga buhay pa. Naniniguro lang. Yung iba kasi nandito, pero parang wala. Sumasamba na ang iba ng kaganyan lang. Wala ng tao. Okay, taas ang kamay na magpapasalamat sa Panginoon. Oo, sino magpapasalamat? Tawagin natin ang ating kapatid, sexy, talaga namang walang mapaglagyan ng kagandahan. Mula ulo ng talampakan, pinagpala, palapakan natin si Yahweh ang Shaddai. Hello po, magandang gabi po sa ating Panginoon at sa inyong mga kapatid. Ako po, i-share ko lang. Napansin niyo po ba pumayag po akong konti? Nagkasakit po ako, sabi ano daw, may sintomas ng diabetes. Pero nagsisimula pa lang naman daw po. Sana po ay huwag nang matuloy. Kasi nawa. Yun lang po. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil po yun po ang aking po ng mga anak. Wala akong sawa silang itong sa amin. Kahit po kami walang trabaho. Sa akin na po ako nag-aalala kasi kapag ang Diyos natin ay alam nating buhay, kasama natin, ba tayo mag-aalala? Ang lahat ibibigay niya, pagkain, kasaganaan, daramitin, pangangailangan. Lahat po, kagalingan. Ako po talagang kanina, hinihiling ko po yung po kasing aking apo ay may autism. Hinihiling ko po isang araw, makausap ko po siya ng normal. Matalino po siya, marunong magbasa, 6 na taon na po. Kaso po yung komunikasyon ang wala. Pero po wala po akong sawang magdasal na isang araw makakausap ko po siya na mayroon ng komunikasyon. Yun lang po, yun po, hinihiling ko po, nasama niyo po sa panalangin. Yun po ang aking apo na yun. Amen! Salamat po muli. At sa papuri po sa Panginoon, tinataas ko po ang ating Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid. Tunay na buhay ang Diyos at naniniwala tayo na walang imposible sa Diyos. Amen. Nay, ano ng oras? Agahan natin sa susunod na para makarami tayo. Nandito na yung preacher kanina pa, nakadalawang tulog na. Gising na nga. Tayo kong lahat. Tayo magtayo na, tayo makikinig ang salita ng Diyos, tayo sasamahan ang ating minamahal na kapatid, Brother Chito Agravante. Oh. Upo na muna, kakanta ng mga Diyos. Patatayo dito, kayo tayo uli. Mahinang signal eh. Yun, kanta daw kayo. Okay. So kahit mag-extend ang preacher kasi nakapagpahinga na. Sorry po. Okay. Ime, tayo pa magsitayo sa ating buhay ng Diyos at mag... Thank you.
pagkakabot sa mga makain niya. At sa pagmamagitan ng kanyang pinamahal na anak. Tayo pa ng pupo. Thank you.
Bilang Diyos na makapangyarihan, labis-labis ang aming pasasalamat sapagkat muling magaganap ang kalooban, muling makakayag ang iyong mga salita at mararanasan ang iyong mga himala at mararamdaman ang iyong presensya banal at makikita ang liwanag na turo mo at karunungan na ikaw lamang siyang makapagbibigay. Humingi po kami ng tawad sa aming kakulangan, kalabisan, napabayaan sa buhay sa araw-araw. At walang araw at pagkakataon na hindi kami nagkakasala, O Lord. But we thank you so much sapagkat walang hanggan ang iyong grasya kabat. Hindi mo kami hinahayaan tuluyang bumagsak, bakos laging binibigyan ng pagkakataon na may paranas ang napakalawak na grasya sa buhay namin. Panginoon, kitang-kita mo ang aming hangarin, ang aming puso. Kitang-kita mo ang aming damdamin at walang bagay na itago namin sa harapan. Kaya sa gabing ito, loobin mo na makita ang bawat puso ng bawat isa at malaman ng kalooban at makita namin, Panginoon, ang halaga ng aming paglilingkod. Bless mo ang magalingkod dito na narito ngayong gabi. At alam namin, Panginoon, hindi lamang sa aming sariling kakayahan. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na ikaw ang naglagay ng hangarin sa puso namin upang ang kalooban ay magkaroon ng kaganapan. At wala kaming ibang pwedeng ipagmalaki, ipagmataas, ipagmayabang. Sapagkat nakapaglilingkod kami dahil ikaw ang unang tumawag. Ikaw ang unang umibig sa amin. Ito nawahayaan mo na hindi ang aming sariling kakayahan magbigay ng kaunawaan. Kundi sa aming pagtipon-tipong pansamantala sa ugami ito, muli mo kaming tuturuan ng maraming bagay at makikita namin, Panginoon, ang halaga ng paglilingkod. Bigyan mo kami ng kakayahan na maintindihan ang malawak at malalimong kaalaman at maunawaan namin, Panginoon, kung bakit kami na and Father God, bless mo ang mga lingkod mo ito. Iba't iba man ang aming kahilingan. Iba't iba man ang aming prayer request. We do firmly believe na kaya mong punaan ang bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Bago kami maghiwalay at bago kami bumaba sa lugar na ito, dala-dala namin ang 100% tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say amen. Amen.
Palakpak ng mga answer prayer. Praise God, praise God. At harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid. Smile naman dyan. Ayan, mukhang seryoso, no? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Naniniwala ka ba? Nang sa gabi ito, bago tayo makarating ng ground floor, answer prayer na. Naniwala kayo? Parang hindi ah. Naniwala kayo? Talapakan ang lakas ng Panginoon. Sino naniniwala ng answer prayer na? Itaas ang kamay. Yung answer prayer na ay pwede nang umuwi. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Nakatatlong kape po maghapon na. Sana all. Sister na kasi nagmasalsa, no? The Gospel of Jesus Christ according to St. Mark chapter 8 verse 27 hanggang 35. Sumainyo ang Panginoon. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila,
Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag niyong sasabihin kaninuman kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magdapa ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwika si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan ito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit ngayon. Mga magulang at kapatid, mga prayer partners, aabutin ang tinig na ito. Ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Ayan, yung palakpak ng mga answer prayer. Yung palakpak ng mga mananagumpay. Amen, amen. Yung buhay na palakpak. Praise God, praise God. Sabihin mo ulit siyang katabi, kapatid. Paalala lang. Baka malimutan mo na sa gabing ito, answer prayer ka na. Amen, amen, amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Ayan. Maganda sa pinakamaganda, sa lahat ng maganda, sa pinakamagandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Salamat po sa aking mga kasamang preachers. Ayan. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Happy anniversary. Sabi ni brother, yung anniversary ba? Sa inyo ba tingnan ko muna yung mission order kung anniversary ka rin? Naniwala naman, no? Sa gabi ito ang title po ng ating topic. Nakikinig kayo? Sabihin mo siyang katabi, kapatid. Makikinig tayo. Ang title po ng ating topic ay The Cost of Discipleship. Common, no? Napaka-lagi natin napapakinggan, di ba? The cost of discipleship, mga kapatid. Mostly, sa mga anak ni El Shaddai o sa ibang Christian, ay mahina ang panglasa ng ganitong mga title. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Bakit? Ang title na ito ay hindi biyaya kundi responsibilidad. And most of the time, ay napakaraming misconception sa buhay paglilingkod. Kasi, yung mindset nila ay hindi ayon sa align ng mindset ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon ay maintindihan natin ng malinaw nang sa ganon, ang ating paglilingkod ay walang regrets anuman ang mangyari. Maraming nadi-disappoint, maraming tumitigil, maraming umaayaw, bumabalita. It is because yung mindset nila ay hindi ayon sa pinakasukatan ng pagkatawag ng Diyos. Amen ba? Amen. Pero pag nakita natin yung halaga ng pagkatawag ng Diyos, kung ano ang pagiging lingkod, ay hindi ka na magugulat. Kasi alam mo yung halaga ng pinasok mo ng sinuong lugar na iyong susundan. Ang isang nakakahiya pag pumasok ka sa magagandang establishment, sa mga sikat na lugar, at may nakita kang magandang bagay, yung tanungin mo kung magkano ito. Kuha nyo? Kasi sa mga social na tindahan, mga mall, minsan may mga social restaurant, hindi ka na magtatanong magkano ba yan, kundi mag-o-order ka na lang.
And suddenly, kahit mayaman, nagugulat kapag ang presyo'y napakataas. At napaka normal sa tao, bawat lugar na pupuntahan, ay tinatanong magkano ba yan? Makita mo yung ganda ng bibilhin niya, nagugulat na lang siya kapag nalaman niya yung halaga ng kanyang bibilhin. At nasasabi niya, kaya pala mahal kasi napakaganda. Kuha niya. Sa buhay paglilingkod, kailangan din alam din natin ano yung cost ng pagsunod mo sa kanya. Ano yung value, ano yung halaga, ano yung responsibilidad na hinihingi ng Diyos sa pagkakaupunyo yan. And you have always to remember ng paglilingkod is not just merely saying amen and praise the Lord. Kuha niyo? Kaya nga napakahalaga na makita natin yung responsibilidad na kaakibat sa paglilingkod sa Kanya. Kasi isang araw, magugulat ka na lang ay hindi parehas yung ini-expect mo sa ini-expect ng Lord. Most of the time kasi ang motivation natin kapag nag-akay, maglingkod ka na, gagaling ka agad. Maglingkod ka kasi yayaman ka. Maglingkod ka kasi gaganda ang buhay mo. And without even thinking na may nasa likod na condition ng Diyos na dapat natin makita. Amen po ba? At yung pain na yon ay kinakagat natin without any thinking kung hanggang saan kayo dadalhin sa pain na yon. At maraming tumitigil sa paglilingkod kasi hindi nila nasukat yung cost. Hindi nila nalaman at naintindihan kung gaano kabigat ang pagsunod kay Jesus. Nasusundan niyo ba? Kahit napakaganda mga kapatid ko sa Panginoon, nasa gospel na ito ay makita natin kung ano nga ba talaga ang gustong ipaintindi ng Diyos, ano nga ba talaga ang gustong ipaalam ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa pagsunod natin sa Kanya. Yung mindset ng mga tao ay mahirap unawain. Ito yung lagi kong sinasabi, sa prayer meeting na may 100 attenders, maghanap ka ng 5 coordinator, mahihirapan ka. Kuha nyo? Sa gawain ng Panginoon, maraming attenders, maghanap ka ng 10 workers, maraming ayaw. It is because bulag sila sa value ng pagsunod sa Kanya. Pero pag nakita natin ang halaga ng pagsunod sa Panginoon, ikaw yung makipagsiksikan na magamit ng Diyos. Na makita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Nang sa ganun ang ating focus ay hindi lamang sa prayer, kundi sa condition ng Diyos na gusto niyang ipaintindi sa atin. Kaya unang measurement ng Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya, yung kanyang tanong. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga karap? Who do you say I am? Sino ako? Ayon sa kanila. And you know what? Kahit kaharap nila sa Jesus, literally and personally, maraming iba't ibang kasagutan. Tingnan nyo, kaharap na nila sa Jesus, pero hindi pa nila kilala ng pare-parehas. Kasi iba't iba yung kanilang knowledge. Kasi ang background dito sa lugar ng Filipos at Caesarea ay nandoon yung mga pagans belief. Kaya sinukat sila ni Jesus kung talagang kilala nila si Jesus. Kasi may culture doon na hindi abot ng kanilang pag-iisip nang dumating na si Jesus ay kagaya ng pagkaalam ni Pedro na siya ang Kristo na anak ng Diyos. And even as now, maraming Christian na hindi alam yung tunay ni Jesus na sinusunod niya. Sabi nga ni Father, may mga nagsisimba na pinagbabantay si Jesus sa bahay nila. Panginoon, ikaw na lang dito, bahala. Although, medyo ano lang yan, kumbaga mga pananalitang simple lang. Pero kung titingnan natin ito deeper meaning, hindi mo dapat gawin yung mga bagay kasi mas higher level ang Panginoon sa buhay natin. Kapag nakita mo ang condition ng Diyos ng pagbigay mo ng buhay sa Kanya, di mo na siya kailangan, Lord, bahala ka na sa bahay ko. Kasi bago mo pa yung condition niya sa Kanya at alam niya ang puso mo maglilingkod ka sa Kanya, alam niya na ang pangangailangan mo. Nakukuha niyo? At minsan, marami tayong condition sa buhay, pero yung condition ng Diyos, hindi natin nakikita. Kaya mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, yung chalice ng Panginoon, who do you say I am? Kaya tanungin mo yung katabi, sabi mo kapatid, sino ba sa Jesus sa buhay mo?
Sagutin mo, kapatid. Anong pakialam mo? Ah, diba? Ang ganda ng sagot, no? Kailangan alam natin kung sino si Jesus sa atin. Alam natin kung sino talaga ang ating pinaglilingkuran. Ang wisdom ng Panginoon ay sumusukat sa kaalaman ng kanyang mga harap at nag-contrast sa kanya kung ang kanilang pagkakakilala ay ayon sa popular na opinion ng maraming tao. At si Pedro lamang ang nakapuno ng tanong niya sapagkat siya ay may gabay ng Espiritong Banal. Sa ibang parallel verse ng synoptic na ito, sabi ni Jesus, ikaw ang Kristo na anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, sa'yo lamang ibinigay ang kaalaman. Kaya niya, nagbigay ng affirmation si Yahweh sapagkat nasagot ng tunay ni Pedro ang kanyang sagot. Amen ba? Amen! Tinatanong ba natin ang ating sarili kung ano nga ba ang isda natin sa harapan ng Diyos? Kung natutukoy ba natin talaga ang gusto ng ating Panginoon sa paglilingkod natin? Amen po ba? Kaya dapat nag-grow yung ating pananampalataya. Napakatalino ni Brother Mike sa pagkatinainan tayo. Nayayaman kayo, asin so kayo, gagaling kayo. This is the reactant God. Pinainan tayo ng ganong perception, yung mga surface, may understanding ng tao na kailangan mag-level up yung ating kaalaman. Kaya maraming naakay kasi napakaganda ng wisdom na binigay ni Yahweh kay Punong Lingkod. Kasi most of the time, ang mindset ng tao yayaman. And yun, at even thinking, kapag nag-grow siya, dapat lumampas siya sa kanyang kaalaman na hindi lamang yayaman sa material, kundi makita niya ang higit pa sa kayamanan inaasam niya na kaloob ng Diyos. Kuha niya. Kapag nakita natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang mas magandang plano ng Panginoon sa buhay natin, ay mas higit natin mapapahalagan ang kanyang pagkakaya sa atin. Noong ang negosyo namin ay bumagsak, nagkawindang-windang yung pamilya namin at halos nahiya na kami sa aming mga neighbor kasi tinitingnan kami ng taas nilay kasi ang tindahan namin wala ng langon. And not only that, araw-araw may maniningil sa aming bahay. One. Kaya nung time niya, mga kapatid ko sa Panginoon, napakagulo ng buhay namin. Pero sabi ng panganay namin, huwag kayong mahiya na bumagsak na at nawala yung ating ari-arian at nawala yung mga kayamanan. Ang mahalaga, kahit mawala man ang lahat ng bagay, ang pamilya natin ay huwag lang magkawindang-windang. Pag nakita mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, walang halaga ang mga bagay na meron ka ngayon kung magulo yung pamilya natin. Naniniwala kayo? Hindi ka magiging masaya sa paglilingkod kapag hindi at mayroon tayong kapamilya na pinaglalaroan ng drug addiction. And I know na maraming nandito ngayon ay hindi lamang pera ang kailangan sapagkat may mga bagay na hindi kayong bilhin ng pera. At alam natin na may mga bagay na sa kamay lamang ng makapangyarihan Diyos kung magiging solusyon. Yun nga lang, may mabigat na responsibilidad. And we know that kapag in-accept natin yung ganung responsibility, siya din ang tutulong sa atin. Amen po ba? Kaya nga lagi kong challenge, sinatanong niyo ba yung coordinator niyo, sister, anong may tutulong ko sa gawain? Sister, ano bang magagawa ko sa gawain? Nagtanong ba kayo ng ganyan? Mas marami nga tayong hinihingi sa Panginoon kaysa binibigay natin tulong. Kuha niyo? Nagagalit ba kayo? Okay lang. Pwede pang bumalik. Wala pa ka na ng final. At alam nyo, pwede ko naman kayong hulahan na yayaman tayo, di ba? Pero kapag nakita natin yung context ng gospel, mga kapatid, kailangan susundan natin yun. Amen po ba? Kaya yung tanong niya ay mag-measure sa atin kung sino siya. Hindi lamang siya para sa bungalo natin, hindi lamang siya para sa sasakyan natin, hindi lamang siya para sa mga anak nyo na naging professional, sa mga magulang natin na may karamdaman. Kuha nyo? But hindi pa doon ang kaya ibigay ng Diyos. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kapatid, ang iniisip mo at alam mong prayer request,
masobra pa dyan ang tayong ibigay na El Shaddai. Amen ba? Amen. Para hindi kayo masaya doon ah. Palapakan natin ang Panginoon. So mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na nag-grow tayo, lumalago sa pagkakaalam. Tinawag ako ng Panginoon kung bakit ganito yung aking message. Kasi hindi naman talaga ako attender. Tinawag ako ng Panginoon bilang coordinator na faith. Bakit faith coordinator? Kasi ang dami kong coordinator, ako yung utusan. At ang pinangalan ng sales ng opisina sa Naga, ako ang coordinator, pero hindi ko alam yung responsibility ko. Yung nanay ko tagabigay ng sa preacher, tagabigay ng pagkain. Pag alas 6 ng gabi, sasabihin ng nanay, darating yung preacher, anong ulang ang lulutuin? Kaya yung aking mindset talaga sa gawain, hindi gano'n na nag-a-attend lang ako. At alam nyo, naingit ako dun sa mga nagigitara, sinama ko ng isang preacher sa isang area, may nagtutugtog. Maniwala po kayo sa hindi, para gusto ko lang magtugtog. So, nabihan ko yung coordinator, Father, pwede bang magtugtog? Magbibigay ko ng 50 pesos bawa tugtog. Wala pong joke yun. Kasi ang aking mindset, hindi pakabit. Anyway, kung magsisinungaling ako, magyayabang lang ako sa inyo, no? Pero hindi. Kasi ganun yung mindset kung sabi niya, Brother Chico, magtugtog ko lang kahit di mo na kami bigyan. Kasi ang mindset ko, nakikinigang ko, pag nag-alasin ko na, nagbibigyan ang 50-50 sa coordinator. Sabi ko, nagbibigay pala dito, makapag-serve, makapag-gitara. At alam nyo, pinatugtog ako mga ilang linggo. Pag italimang linggo, mga alimang linggo, ako binibigyan. Sabi ko, maganda pala to ah. Kaya nung hindi na ko binigyan, sunod na Sabado, sinimil ko sila. Sabi ko, sister, hindi kayo nagbigay ng Sabado. Bali, dalawang Sabado na ang bigay. Kaya, tayo mapagpenta sa Panginoon, pero pag nakita mo yung biyaya ng Diyos, higit pa doon ang ibibigay. So, pagkilala natin ng Panginoon, hindi natin siya pagpentahan. Kaya nyo, minsan nga ang nanay ko na nag-utang ako sa kanya ng 500. Sabi ko, Nay, akin yung 500 utang mo. Ikaw, magulo kang anak. Nag-utang lang ako sa'yo ng 500, singil ka ng singil. Di mo man lang pininta, siyang nabuan kitang ibinuntis. Sabi ko, Nay, ang pagbuntis mo sa akin, hindi ko na yung mababayaran. Pero ang 500, pwede mo pong bayaran. Kuha nyo? Yung mga bagay na meron tayo, pwede nating maluwag. Pero yung bigay ng Diyos, hindi mo mababayaran. Kahit napakaganda na makita mo sa buhay paglilitod mo, yung mga bagay na hindi kapalit ng pagod mo, sapagkat hindi ka pa man nagpagod, kapag kilala mo ang Panginoon, napakarami ng biyaya si El Shaddai sa buhay mo. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, yung ganda mong yan, yung tugi mong yan, hindi na yun mababayaran, ha? Niwala naman kayo agad, ha? So mga kapatid ko sa Panginoon, the cost of following Jesus. Pangalawa, hindi lamang alamin natin sa ating sarili na alamin at kilalanin si Jesus sa buhay natin. Kundi, sabi ko nga kanina yung intro ko, kailangan alam natin yung halaga ng ating pupunin. The cost of following Jesus. Si Jesus nag-word sa mga disciple kung ano talaga ang totoo na sino mang sumunod sa akin ay kailangan kalimutan ang ukol sa kanyang sarili. Mahirap pag-intindihin yun na pagsunod sa kanya ay mayroong rejection, mayroong mga suffering sa buhay natin, mayroong mga hindi naan sa ating minds. Kaya nanibot niya sa Jesus kasi nilapitan si ni Pedro. Binulungan ni Pedro sa ibang version, dapat hindi mangyari sa inyo ito. Kasi ang mindset ni Pedro, hindi dapat mamatay si Jesus. Kuha niya? Kasi ang kanyang mindset, iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan kanyang understanding. Pero iba yung mindset ni Jesus na anuman ang mangyari, kailangan siyang mamatay para iligtas ang sangkatauhan. Kuha niya? Kailangan mag-suffer si Jesus, kailangan mamatay si Jesus sa fulfillment ng plano ni Yahweh. Pero yung mindset ni Pedro, hindi dapat mangyari ito sa inyong Panginoon. Akala mo, nagmamalasakit siya. Pero kinakampihan niya pala ang demonyo. Sabi ng Panginoon, your mind is not the mind of God.
but the mind of man. God wants us to think like a God. God wants us to be think like a God. Hindi naman tayo Joseph. Pero ibig sabihin, the very bottom line ng measurement ng pagkatao natin kung paano ka mag-isip. Yung mga panlabas nating mga ginagawa, madaling i-guess, no? Napakabilis nating magbilang ng kasalanan ng iba. Pero ang Diyos ang magsusukat sa atin ng pinaka-bottom line nating relasyon sa Kanya. Kuha niya. Kaya huwag niyong ikumpara ang sarili niyo na mas banal kayo kayo sa iba. Ang tingnan natin kung ano ang ating relasyon sa Kanya. And after all, only God can weigh the gravity of our sins. Amen ba? Kaya napakahalaga na makita natin yung balas ng ating paglilingkod. Sapagkat ang Panginoon, hanggat nakikita niya sa isip mo na hindi ka pa sumusuko sa paggawa ng mabuti, hanggat hindi mo sinusurrender ang iyong sarili sa kalaban ng Diyos, hindi ka niya bibitaw. Don't ever intimidate na makasalanan ka kapag alam mo hindi ka tumitigil sa pagsisikap ng mabuti. Pero hindi dapat naging lesensya ng pagiging makasalanan na maipagbalating mo. Pero ang pagkakataon ito ay para ipakita sa Panginoon na you are willing na magawa ang kanyang gusto gaano man kahirap. At nakasunod po kayo mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, ang pagsunod sa kanya ay makita natin yung tamang landas. Kapag may dinadaanan tayong rough road, kahit mahirap dumaan, kapag mayroong tanggol, hindi ka babalik. Kapag mayroon kang dinadaanan ng hirap sa buhay, hindi ka tatalikod kasi alam mo ang dulo ng pupuntahan mo. At the end of the day, everything will be okay. Minsan dumating sa buhay ko, and most of the time, na gusto nang mag-give up. Atin-atin lang to. Dumarating ako sa depression. Minsan sa aking paglalakbay nung nasa dito lang ako nasa abroad yung asawa ko. Sabi ko, Lord, gusto ko nang mamatay. Kasi nasa bangka ako, I know myself. May mga bagay that beyond our control. Nakikinig ba kayo? Kaya tinitinan ko yung dagat, mapakalalim, ha? Sabi ko, ang ganda naman ng dagat na ito, kulay asul. Parang sa sarili ko, uwi pa ako mag-isip na rin. Parang hindi ako bagay sa dagat na ito. Kasi pag nagkakanta yung mga word, umaalis na ako na napakonvict na ako. Pag nagpapapray na, umaalis na ako. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko niya atang mamatay. Alam niyo, maya-maya lumakas yung alon. Sabi ko, Lord, joke-joke lang yun. Hindi na nabiran. Nakikinig kayo? That's my mind, mga kapatid. Hindi ko naman pinagmamalagay, pinagmabaganda ang sarili ko. And after all, siya pa rin ang susukat kung hanggang saan ka bibitawan. Sabi nga ng professor namin, papakinggan kita hindi sa sinasabi mo, kundi papakinggan kita sa mga hindi mo sinasabi. May mga sinasabi ka sa Diyos, pero hindi niya alam ang nasa loob mo. Alam niya ang nasa loob mo. Sometimes, hindi naman sinasabi tayo, pero basang-basa niya kung sino ka. Ang tao madaling magbasa sa atin, di ba? Pero ang Diyos, binabasa niya tayo ayon sa ating pinaka-inner self. Sa ating pinaka-tao kung sino tayo, mga kapatid. Kaya pag nakita mo yung mga bagay, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi mo talaga hahayaan na manaig yung kalaban. Hanggang sa pinakadulo ng laban sa pagiging Kristiyano, hindi mo siya hahayaan manaig. And so much grace of God sa pagkatagi siya nakasubaybay sa atin. Amen. Kung bibilangan tayo ng Diyos, wala na tayong penta. Lalo na ako sa sarili ko, alam ko naman yung sarili ko eh. It so happened na nakabarong lang ako. Pero, hindi ko naman sabihin sa inyo, mas bangin ka sa akin. Malay ko ba? Hindi kinig ba kayo? Pero what I'm trying to emphasize, yung pagkatao natin. Kung sino tayo sa kanyang harapan. And after all, ang sukatan hindi lang isang buwan. Sabi ng Panginoon, don't ever boast yourself. Baka madapa ka. Ngayon ba? Huwag kang magmayabang, baka ito yung isang araw, ganun ka na rin.
Itatakalaga na tayo ay prepare lagi sa bawat bigat ng ating pagtahak patungo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa pagiging alagad hindi madali. Tingnan nyo, nung simula kayo maglingkod, ang dami ng struggle, ang dami ng pagsubok. Ganyan ba? Ang dami ng mga struggle sa buhay natin. Pero hindi mo binibitawan. Kasi wala ka ng ibang Diyos na mahanap pag hindi ka isa ba. Sabi ko nga dyan sabi, kinakansuling ko. Brother, gusto ko ng mamatay. Gusto ko ng magpakamatay. Ako yung breadwinner sa bahay. Wala pa akong asawa. Tapos nawala pa ng trabaho. Sabi ko, ilan taon ka na ba? 50 na ako, brother. Huwag ka na magpakamatay, malapit mo. Joke lang yan. Pero hindi ganun eh. Sama ng job. Pero alam ang kapatid ko, pinatawa ko lang siya. Isang araw, nagpunta dito sa medical center ng Rizal. Binisita namin ang sister wife ko kasi magpapa-opera ng kanyang colon cancer yata yun. Hindi ba sa internal organ? Uy, sister! Binisita kita kasi tayo ka pa ng ibang probinsya. Hindi na sasabihin sa information. Baka magkamalit isang bayan. Binisita ko dyan, tapos natuwa siya. Uy, nakita na dyan magpapa-opera tala ko, brother. Sabi ko, noon, gusto mong patamatay niyo, nagkasakit ka, magpapa-opera ka. Ganun yung tao, di ba? Minsan, kapag mamamatay, pipilitin ibentaan lahat para mabuhay. Pero pag binibigyan ng buhay ng Diyos, pinipilit mamatay. Nakukuha niya yung logic. Kahit maganda na makita natin yung suffering, ay hindi pa doon sa kamatayan. Pag nakita natin yung tunay na biyaya ng Diyos, tama yung sinasabi lagi ng mga choir, magising ka lang sa umaga, isang biyayang walang kapantay. Amen. Malakas na palakpak kay El Shaddai. Amen. Amen. The cost of following Jesus. And number three na dapat nating ma-measure is the mind of Christ versus the mind of man. Nadaanan natin to. Jesus with profound wisdom ay na-rebuke si Peter. Ito yung dinaanan ko na kanina. That from the divine mindset to the from the human mindset until to the divine mindset. Kailangan, hindi naman tayo magbukhang banal, pero kahit paano, lumilinis yung ating isip. Ang nabasa ko sa isang tawag niya, isang quotation, our mind daw is the playground of evil. Ganyan ba? Our mind is the playground of evil. Parang, most of the time, kapag wala tayo sa Panginoon, pinaglalaroan tayo ng demonyo. At ang malaking kalaban ng tao ay ang kanyang isip. Pag nag-iisa ka at naisip mo yung may utang sa hindi nababayad, doon pa lang, terrible na yung buhay mo, no? Eh si Brother Mike, lagi tayong tinitrain. Train your mind. Filter your mind. Because don't overthink it, but be an overcomer. Yung mind ni Pedro, ganon yung standard ng tao. Kasi ang gusto niya iligtas ang kanyang sarili without even thinking the master plan of God sa buhay niya. Amen ba? So, ang isip ng Kristiyano ay dapat maiiba sa isip ng mundo. Sabi ni Saint Denis, the eye of the Christian goes into this world, but the eyes of the world goes into this world, but the eye of the Christian sees into eternity. Sabi ng isang santo, ang mata ng mundo hanggang dito lang sa mundo. Pero ang mata ng Kristiyano, umaabot hanggang lang. Ibig sabihin, hindi na tayo kagaya mag-isip ng mundo. Kasi kung pagpapayaman lang ang labo-labo natin, huwag ka nang maglingkod, maghabol-habol ka ng iba. Pero iba yung hamon natin, di ba? Pag nakita mo yung mindset ni Jesus, siya lamang ay pinanagsabsaban yung kanyang pagka-Diyos at pagka-tao, ay pinakita niya siya yung model napakasimple. Sabi ni Brother Mike, don't make your life complicated. Yan ba? Sabi ni Brother Mike, life is simple. Don't make it complicated. Yung mindset ng mga Kristiyano, hindi masyadong nakikipaghabulan sa mundong makasalanan. Yan ba? Ang ating mindset ay kagaya ng mindset ni Christ. Kahit pa paano, nagbabago yung ating pag-iisip. Pag hindi tayo nag-isip na kagaya ni Kristo, walang kwang ang biyaya ng Diyos sa isip natin.
And maybe alam ka namang hindi kayo ganun kasi hindi ka tatagalan 10 taon kung ang isip mo ay kagaya sa labas. Pero makita nyo, nagkaroon tayo ng bagong mindset. Sabi ng ibang version, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago nila. Wala na ang luma. Siya ay bago. Yung iba, wala na nga yung luma, pero wala pa namang bago. Amen ba? Process pa. Lahat tayo ay process, mga kapatid ko sa Panginoon. So, the mindset of man is different from the mindset of God, mga kapatid ko sa Panginoon. So, mahalaga na sa buhay natin ito, makita natin yung ating pag-isip, mabantayan natin ang napalaging estrado sa buhay ng tao. Kaya tinitrain tayo ng puno ng Lord. Huwag mong sabihin nangirap ka. Huwag mong sabihin may sakit ka. Kasi naalala ko nung nasa Amor Solo kami nag-seminar ng batch ko namin. May tanong ng aming professor, si Dadal. Ang tanong niya, ang Diyos ba ay nag-i-influence sa mind ng tao? Anong sagot niya? Nag-i-influence, diba? Nag-i-influence ang Diyos sa mind natin. Ang evil ba? Nag-i-influence sa mind ng tao? Nag-i-influence sa... Kung nag-i-influence ang Diyos at ang demonyo sa isip natin, ano ang kaibahan ng pag-influence ng demonyo kaysa pag-influence ng Diyos? Alam niyo bang sagot? Sinong alam ang sagot dito sa kamay? Sinagot ko nung nasa umusula kami, sabi ko, sir, ang kaibahan ng pag-influence ng demonyo, ang kakayahan niya ay mag-influence siya, pero hindi niya kayang basahin ang isip ng tao. Kaya maliban na banggitin mo ang nasa isip mo, doon ka papasokan ng Diyos. Ituloy yung palakpak mo. Mga kapatid, kaya tama ang punong lingkod, huwag mong sabihin na may sakit ka kasi doon kakakanain ng demonyo. Kasi alam ng Diyos na ang isip mo may pananampalatay ka sa Kanya na pagagalingin Kanya. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kagaling kapatid, ilagay mo sa kukuti mo na mayaman ka, na magaling ka, matalino ka, mula ngayon at magpakailanman. Amen ba yun? Amen ba yun? Amen. So itong kaibahan ng isip ng Diyos kaysa isip ng tao, mga kapatid, our mindset. It's napakahalaga na makita natin yung part ng pag-encounter ni Jesus at ni Peter, mga kapatid. Kasi magkaiba yung direction ng kanilang mind. At kahit pa paano, again, uulitin ko, matrain natin yung ating mind sa buhay ito. Alam mo ba, ang pinakamalaking source ng depression ay ang ating isip. Pag nag-overthink ka na, mamaya-maya, hindi ka na humihinga. Inhale, exhale, and smile. Diba? Pag nag-iisip, pwede ka na humihinga, no? Diba? Pag nag-iisip ka, pag problematic ka, halos hindi ka na humihinga. Kaya minsan, ang sagot ng science, medical science, maghinga ka, mag-inom ka ng tubig, kasi wala nang oxygen yung mind natin. At mahalaga na mayroong factor yung biological natin, and poor especially yung spiritual na buhay natin. At alam niyo ba, sabi ng professor namin, ang science ay nag-discover ng spiritual na bagay ay may malaking factor sa ating buhay. And you know what? Ang science ay hindi naniniwala sa spiritual. But then, nag-interview sila na kung meron bang development, ang sensya ay sa sensya, sa katawan ng tao, ang spiritual. And they found out na mas maganda ang buhay ng may mga pananampalataya. Maganda, mga kapatid, akala ng iba, nilulupa lang tayo ni Brother Mike. But, tinitrain tayo ng punong lingkod na mag-isip na kagaya ng Diyos. The mind of Christ versus the mind of man. The true path of discipleship. Jesus then lay out the true path of discipleship. He declared, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Ito yung sinabi pa na kanina. Papasadahan natin ito, mga kapatid. Sa pagiging disciple ay napakahirap makita ang landas ng Diyos. Kasi nga, ang kaakibat dito, magka-interconnected yung ating pag-iisip. And again, susundan ko yung sinabi ko kanina,
Most na dating sa gawain, mahirap maghanap ng mga workers. Pero pag tinanong nyo, sinong gustong umaman? Aba, wagas kong makahingi. Ayun ba? Pero hindi naman tayo sudan kasi ibibigay naman ng Diyos. Pero kailan ba tayo nag-isip at pumunta ng gawain na hindi ka humingi sa Diyos kundi naghingi ka ng tanong sa Kanya anong maitutulong ko sa gawain? Naisip na ba natin yun? Dito sa gawain, maraming ganon. Pag nandiyan kami sa ambel, hindi naman kami nagugutom kasi may mga taong dinarap na ng biyaya ng Diyos. Sino ba naman kami para bigyan ng mga biyaya? But because the mind of God nalagay sa isip nila. Nagkaroon sila ng another thinking at nagkaroon sila ng pananampalataya na pagbibigay sa kanyang kapwa sa mga lingkod ay pinatangkala. Amen. Amen ba? Amen. Sabihin mo siyang kapatid, kapatid. Amen. Nagbigay ka na ba? Sabutin mo kapatid, maya-maya lang. Talapakan natin ang Panginoon! Huwag nyo kung ipreklamo ng kayo sa rang, baka bigyan nyo po dyan na nga. The path of discipleship, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, whoever follow me must take up their cross. Sino ba ang walang problema? Ano ba? Lahat tayo may dinadaan ng problema, iba-iba nga lang. Nung kasagsagan ng aking blood sugar noon, in thank God, isang nakalang linggo, kinongratulate ako ng doktor ko. Congratulations, Mr. Agravante. 10 years ko na silang doktor sa Paranaque. Simula mag-anggil ako, doktor na namin siya ng asawa ko. Every third month, may time meron ka ng blood chemistry. Sabi niya, aba, ngayon ka lang nakapag-check weight. Sabi ko, bakit, doktora? Na-control na lahat ng ano mo, ng creatinine, ng cholesterol. Dati, alam nyo, pag babalik ko ng epekto ng aking blood chemistry, binibigay na agad sa akin ng staff niya, o yan ang blood sugar mo, yung blood chemistry mo, puro pula. Sabi ko, hindi ko na spread ah. Pero nung nakaraang ano, binigay sa akin, pinunta na ako, doktor, pasok ka na, agravante, pasok. And thank God, alam niyo ba ang pakiramdam ko? Date ko pa yung nakapanalo ng 1 million. Yung sinabi ng doktor na okay na ang blood sugar mo at ang creatinine mo. Kasi ang pinakatakot-takot ko, pag nasira yung kidney mo, kasunod niyan alam mo. Amen ba? Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Sabi ko, doktor. Amen ba? May nagagalit yata sa likod. No? Madali na lang po. Malaki ba? Malaki na ba sa sarili? Okay na ba? Ay, hindi pa na. Sige ba ba? Technical problem. Technical problem. Joke lang yun, Brad. Amen ba? So, saan ba? Kasi ka na, saan na ba? Bad sugar. Sabi ko sa doktor namin. Sabi ko sa doktor namin, thank you, doktor. Huwag ka magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka kasi hindi matigas yung ulo mo. Kasi kung tuloy-tuloy ang pagkain mo, kung ano, yun talaga, ubos ka na ngayon. Pero thank God, hindi ko naman sinabing matagal pa yung buhay ko, maikli ng buhay ko. Ang sinasabi ko lang, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Ang magandang bagay na nakikita natin yung daan patungo sa Panginoon. Sa dami ng pagsubok natin dinadaan sa paglilingkod, kapag buhay na ang kapaligwala ng penta ang lahat ng bagay. Naniniwala kayo? Kapag katawan na natin, kapag kalusugan na natin ang kapalit, kahit anong yaman meron ka, ibibenta mo. Kuha nyo? Para lang mailigtas yung buhay mo. Kaya nung nakasama ko, nung nagbantay ako ng nanay ko sa hospital, alam niyo yung gas nila, almost 2 million within 3 months, nasa isi yung kanilang nanay. 8,000 a day doon sa magandang hospital. Sabi niya, Brad, 8,000 a day, ngayon may tawad na 4,000 na lang. Sabi nung nag-pay-finance, bibitawan na namin yan yung nanay namin. Sabi kasi ng doktor, mag-perma na kayo kasi kailangan bunutin naman yung oxygen. Sabi nung nag-pay-finance, sige na po, doc, mag-perma na ako. Umiyak yung bunso. Parang wala kayong pang-awa. Bakit ipapayagan mo wala na ang nanay? Sabi nung pangalit, ikaw magbayad. Sarcastic, no? Yeah, that's reality. Kaya mapalit ka kasi hindi ka gumagasto ng 2,000, 4,000 dali para mabuhay ka. May pandesal ka na nagre-reklamo ka kasi walang palaman. Ano? Pag nakita natin yung landas ng Panginoon, walang benta yung mga sufferings. Sapagat may higit may binigay ang Diyos. Yung
mga bagay na hindi mo hinihingi. The reward of discipleship, mga kapatid. Ang passage ito ay hindi lamang puro suffering, pero palaging may reward at palaging may consequence. Ang nagdi-deny ng kanyang sarili at hindi nahihiyang ipahayag ang kabutihan ng Diyos, palaging may remind ng Diyos sa buhay natin. Ang humaharap sa mga position, sa mga persecution, ay palaging may gantimpala sa Diyos. At ang gantimpala nito ay hindi ayon sa ating panukala, sapagkat alam ng Diyos ang bawat pangangailangan natin. Hindi man naman natin kailangan makipagpulitan sa Diyos eh. Hindi naman kailangan tumambling-tambling pa para bigyan ka ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong buntong hininga mula. Tingnan mo yung ganong kondisyon. Pero sa likod ng buntong hininga, anong ginawa natin? Diba? Pag nagbuntong hininga ka, nakasunod nyo sa ating mga pinag-aralan, doon magaganap ang kalooban ng Diyos. Pero kahit nagbuntong hininga ka pa at huminga ka pa ng huminga, joke lang yun. Siyempre, alam naman ang ito puso natin. Mahalaga nakikita natin yung condition ng Diyos. Ang passage na ito ay nag-i-examine sa atin to understand the true discipleship sa buhay natin. Maunawaan ng ating sarili that we are serving God because not only of what we want, but what God wants for us. Amen. Amen. Naalala ko yung coordinator sa amin for the last. Naaka siya ng born again. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mga marids talaga kayo, no? Kasi yung word kami, pa yung siminsin, no? Kasi nung maaka siya sa born again, unang attend niya, binigyan siya ng mga gift, binigyan siya ng mga canned goods, chocolates. Bumalik ng isang linggo sa Elsa Ray, nagmayabang. Alam niya, sabi niya, alam mo, brothers and sisters, dito sa Elsa Ray, within my 10 years na coordinator, hindi ako nakaranas ng ganitong biyaya. Sa born again, isang linggo ko lang, pagdala ko pag-uwi, ang dami kong dala-dala. Dito sa Elsa Ray, puro abuno, puro abuno. May formation, may seminar, may patak-patak. Hindi kayo nalang niya, atot na yan. Nagreklamo siya. Kasi, dito daw puro pakali. Tama ba siya? Tama siya. Pero may kasunod pa yun. Sabi niya, pagsunod naman, bumalik na siya. Alam yung ginawa niya, umiiyak siya. Brothers and sisters, patawad ko. Bumalik na ako sa El Shaddai. Kasi nung bumalik ako, nung pumunta ko ng board, naging isang linggo, dalawang linggo, ang penta ko lang yung canned goods. Within my 10 years bilang coordinator, hindi ako nakakatanggap ng biyaya. Pero ang hindi ko kinenta ng aking talang-apat na anak ay professional na. Bigat, no? Kita niyo yun? Biyaya ng Diyos, kapag makita mo yung reward ng Diyos, marunong kang kumilala ng biyaya ng Diyos. Hindi nagulang si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabig, kapatid. Mag-isik-isik ka. Bago ka umalis. Kailangan alam natin yung reward ng Panginoon. Amen po ba? Napakaraming negative na pwede natin yung makaharap. But ang Diyos ay is a God in prayer. Ang mundo ito ay corrupted. There are many impurities. There are many distortions. Because we are in the world. Pero ang pat ng Diyos, mga kapatid ko sa kanina, ay mahirap sundin, pero matining ang buhay paglalakbay patungo sa kanyang kalooban. Amen, amen ba? Amen! Maganda, hindi ka nagkamali ng paglilingkod, mga kapatid. Kaya thank God kasi yung mga kapatiran, yung mga brothers and sisters natin ay isang inspirasyon natin para sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod. Amen! Amen ba? Amen! Sabihin mo sa iyong katalik kapatid, deep behind me, Satan. Hindi, i-remind ko lang, yun ang mabigat na sinabi ni Jesus, na dapat mag-isip tayo ng kagaya ng Diyos. Well, hindi pa tapos ang magkabal. Ibig sabihin ng Diyos, sometimes we are comfort sa mga inspiration, but always remember that being Christian is a tough thing. Na? Hindi madali. Sometimes kapag hindi ka pinalabit,
kapag hindi ka naka, pagsubli ka na to. But, hindi ka naman nahayaan ng Diyos na ganun tayo. Si Pedro, nung sabihan niya na ganun, get behind the Satan, kasi iba yung isip niya. Pero pag clear mo sa isip mo, God will never tell you that, get behind the Satan. Anong sasabihin siya ng Diyos? Sabihin mo siya ng kapatid. Kapatid! Alam mo ba? Ang sasabihin ng Diyos? Bago matapos ang gabing ito, come to me, those are heavily laden, and I will give you rest. Amen? Amen. Tumayo na po tayong lahat. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us close our eyes. Kapatid, lagi mo siya nalit kanina. Nanginsan ito, minsan walang panglasa sa ating spiritual. It's because our mindset ay doon sa ating mga priorities. But then again, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng aspiration na lubusang makilala natin ang Diyos. Kasi kung sabihin ng Panginoon sa atin sa gabi nito, sino ako para sa iyo? At alam natin, hindi man natin sagutin ng oo, hindi at sagutin siya ng harap-harapan, alam natin kung sino tayo sa kanyang harapan. But the mere fact na hindi natin tiyak ang ating sarili, kung sino tayo sa kanyang harapan, the best thing that we can do is to know Him more and more. At meron man tayong prayer request, unahin natin na masigit nating kilalanin si Jesus na ating pinagiling para. Listen to this song, I want to know you more. Hallelujah, praise you, Jesus. I want to know.
Matahak ang kanyang gusto at maintindihan ang kanyang ibig na ang ating pag-iisip ay hindi kagaya niya. Kundi ang kanyang pag-iisip ay hindi kagaya ng pag-iisip na iniisip natin. Kundi higit sa lahat makamtan kung paan ito nabiging tunay na alagad ay hindi lang para sa ating sarili kundi sa mga taong nasa paligid. Panginoon, salamat po sa pagkatawag mo sa amin. Kulang ang aming lakas at ibay ng loob kung wala kami paghuhugutan na makilala kang tunay. Pero salamat sa Lord sapagkat buo at tunay ang aming kalaman na kahit po kailan hindi kami nagkamali ng nilalagyan. Na kahit po kailan hindi kami ng pinagiging paran sapagkat ikaw ang Panginoong Yesus na siyang tumawag sa amin. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay. Lord, sa gabing ito, dalangin ko pagparain mo kaming lahat. Kung meron man kami kahiliin ng material, physical, spiritual, we submit it to you, O Lord. Pagpalain mo ang mga narito ngayong gabi. Ang sino may karamdaman physical, I pray to God na ito'y tumalik sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko mula ulo hanggang talampakan sa buko, sa balat, sa dugo, sa laman, sa lahat ng area ng aming katawan in the name of Jesus. Kami yung pagalangin. Kung meron man kaguluhan sa bahay, I pray Father God, ang reconciliation. Kung meron mong kaguluhan sa aming isip, O Lord, dalangin po namin, maiatuhay namin, may landas namin ang aming pag-iisip ng kaluluhan. Palay mga ating mga kapatid sa kaming ito, dalangin ko na kaming lahat ay answered prayer na. Amen. Panginoon, maraming salamat. Ang papuri parangal sa namin pinabalik sa pangalan ni Jesus, say Amen. Samalan naman ang anak ng Espiritu Santo. Itas po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating pabastasan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa ilang sandali na lumipas. Nakataas ang aming kamay, may mga hawak ng mga bagay-bagay, ang tubig, ang balis, ang prayer request, mga handbags, bags, wallets, religious articles, dalangin ko na ito'y pagpalain mo. Iblis mga kanyang mga handog na loob. Ang mga kamay na nakataas, ang mga trabaho, negosyo, pagpalain mo din, Lord. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat narito ngayong gabi ay yung pinagpala o sampo ng aming sambahayan sa pangalan ni Jesus, sa iyo, Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magandang gabi po sa mga answer prayer na, let us give thanks with a grateful heart.